Hi, Gumakoys! Ayan na, sa mga nagre-request kung paano kumuha ng Korean visa, meron akong listahan. Okay, let's start! First, kailangan nyo ng fully accomplished visa application form. So yung example ng visa application form is ganito. Korean siya pero meron siyang English translation. So kailangan nyo siyang fill upan. Number 2. One piece passport size picture. So one piece passport size picture na dapat white yung background. Isa lang kailangan nila. Number 3. Original passport should be valid for 6 months. So passport dapat valid siya for 6 months. Number 4. Photocopy of passport bio page. Page 2. Ito, photocopy. Yan. Photocopy ng passport. This one. Kailangan niya. Number 5. Original and photocopy of visas and arrival stamps to OECD member countries for the past 5 years. So yun yung mga OECD na countries tulad ng America, Japan. And for the list of OECD countries, ilalagay ko yung link sa baba. Number 6. Original certificate of employment. So kailangan ng COE. At dapat ang nasa COE is applicant's position, date hired, compensation, office address, and HR line number. So importante ito guys, kasi yung HR line number is dapat telephone. Bawal ang cellphone. Kasi pag, for example, dapat yung ibigay nyo na number is active na telephone number. Kasi for example, kung tatawag yung embassy sa company nyo tapos walang sumagot, it's maybe 99.5% na madi-deny kayo. Kaya dapat responsive yung phone number na ibinigay nyo. Number 7. Original personal bank certificate. Bank certificate must include account type, current balance, account opening date, at saka average daily balance. So, kailangan nyo to bank certificate. Number 8. Bank statement. Original or certified true copy of bank statements, passbook for the last 3 months. Anong kaibahan ng bank certificate at bank statement? Yung bank certificate is yun. Include yun ang account type nyo, current balance, account opening date, ADB. Yung bank statement is yung 3 months na activity ng bank nyo. So if you're a BPI member or meron kayo mga sa BPI, mabibigay naman nila ang bank statement na free, pero yung bank certificate is worth 100 pesos I think. Number 9. Photocopy of ITR or income tax return or form 2316. So pwede nyo siyang i-ask sa HR nyo or sa admin. Meron naman yan eh, pag meron kang trabaho. Number 10. For professionals, you could photocopy your PRC card or IBP card. If and only if meron. Kung wala, okay lang. Number 12. So, well, if personally invited by a Korean national, invitation letter and photocopy of invitor's passport. Number 13. If invited kayo ng company in Korea, kailangan ng invitation letter and Korean company business permit. So no authentication required to guys. Walang authentication. So all visa applicants who have traveled to Korea for at least 5 times is exempted from submitting ITR. So if 5 times na kayo mabalik-balik ng Korea or siguro mga
3 or 5, oh, 5 times, no need to submit ITR. This is only for employees, Filipino employees. So, yung ibang category regarding applying Korean visa, ilalagay ko lang ang link sa baba para makita nyo ang list kung saan category kayo makukuha. Nag-apply ako ng Korean visa sa Cebu kasi mas malapit. Nasa Davao kasi ako, so malapit lang sa Davao. Meron din naman mga agency na nag-cater ng pag-apply ng Korean visa. Pero ang problema, first time kasi, so dapat ako yung talagang humarap sa embassy. And ang ginawa ko is, nagbook ako ng flight from Davao to Manila, Davao to Cebu. So that is an hour lang. Tapos, matik ako ng morning, na-pass ko yung requirements, and wala siyang masyadong interview, guys. Nag-ask lang sila sa akin kung when ang entry ko, when ang target entry ko sa Korea, at when ang balik. Yun lang. Tapos, yun lang yung mga requirements ko. And then, yung application nila, time nila is 8:30 a.m. to 11 a.m. Pag dumating ka ng 11:30, close na. Ang Korean kasi, guys, pag ano ang sinabi nila na oras, dapat talaga sundin. At saka kung ano lang ang nasa list ng requirements nila, yun lang din. Huwag nyo lagyan ng haluan ng kahit ano, ng ticket and all, kasi hindi nila yan isasali. Tsaka pala sa ticket, ang advice ko lang, guys, huwag kayong mag-book ng ticket muna kung wala pa kayong visa. Kasi baka ma-deny kayo eh. Kasi walang magagawa ang ticket nyo, guys. Kahit naisali nyo pa yan sa requirements nyo, tatanggalin talaga yan nila. Wala silang pakialam. So dapat antayin nyo muna na maglabas yung visa nyo before kayo mag-book ng ticket. Pero if this taker kayo at merong mga promo, go na. Confident naman kayo sa requirements. Processing time niya is 3 working days for frequent travelers. Yun yung mga meron ng tatak sa passport, tatak ng US, OECD countries, and 5 working days naman para sa mga first timer. So, depende yan sa decision ng consul kasi merong types na tatawagan niya ang company niyo to talk to you para magpa-add ng requirements. Ang releasing time niya is 1:30 p.m. to 4 p.m. Pag dumating kayo ng 4:30 o 4:01, close na. So wala, uwi sa bahay. Ang walang bayad ang visa, guys, 59 days or less is free. But 60 to 90 days above, 1,800. Yung application form should be in A4 size. Validity starts on the date your visa is released. Kasi ang validity ng visa is 3 months only. So from January 29, valid lang siya hanggang April 29. So dapat April 28, makalipad na kayo ng Korea. Kasi pag umabot kayo ng April 30, hindi pa kayo nakalipad, wala na, expire na visa. Ayan, meron akong mga questions dito, guys, na nakuha. I have 8 questions. First, about the bank certificate. What if my account is a payroll account? For that matter, guys, yung ginamit ko, guys, is payroll account. And they accepted it. And okay lang sa kanila. Number 2, what is the ideal ADB or average daily balance? Ang ADB is, akin kasi is 1.3. Pero, na-approve ako. Pero meron din namang nag-ADB ng 15,000 pero hindi na-approve. Ewan ko bakit. Number 3, denied visa, when should reapply? If yung visa mo is na-deny, you can reapply after 6 months. So after 6 months, apply ka naman ulit. So yun lang yung validity ng tawag niya? Basta yun. After 6 months. Number 4, posible ba po bang ma-deny ang visa kahit urgent ang reason sa invitation ko? Wala po kasi akong work ngayon. Yes, kasi mahirap talaga mag-apply ng visa, guys, pag wala kang work. And kahit na may invitation ka from someone from Korea. Eh basta, guys, tumawag na ako sa embassy, di ko yan alam. Number 5, what if I just opened a bank account last week and transferred all my money
from my payroll account to my new account? Will they accept my bank statement or certificate? Kasi it says it needs to have an ADV for the past 6 months and also transaction for the past 6 months. Ako guys, huwag ka na lang mag-transfer. Gabitin mo lang ang payroll account mo para safe ka. Number 6. If I travel solo because I will visit my Korean boyfriend, pero may work naman ako dito for more than 6 years and also have all the required documents, may chance kaya na ma-approve ako? Hindi ba ako tatanungin ng reason ko why I go there? Guys, they will not ask anything. They will not ask, I mean, hindi sila mag-a-ask ng reason bakit ka pupunta ng Korea. And wag na wag mong sasabihin na meron kang boyfriend doon. Bakit? Malaki ang chance na ma-deny ka kasi iisipin nila hindi ka nababalik ng Pilipinas. The reason why madaming requirements for employees for Korean visa is that makita nila yung requirements mo at ma-think nila na babalik ka pa sa Pilipinas at may babalikan ka pa sa Pilipinas. Kasi pag sasabihin mo doon sa embassy na I want to meet my Korean boyfriend, I want to meet my Korean girlfriend, yan, deny ka diretso. I'll tell you. Number 7. Hi, ask ko lang if around magkano ang kailangan na laman ng bank account. Yung sa akin guys, nilagyan ko lang siya ng 40,000. Tapos, nayaan ko lang siya mga 5 days. Then, after that, pagkuha ko ng passport ko, meron na siya visa. Number 8, last. One more thing, my travel buddy is my best friend. Just the two of us. Should we pass our requirements all together or separately? Kailangan ba daw, okay lang ba daw kung sabay nilang ipapasa o iba-iba? Guys, sa Korean visa naman, okay lang may ang representative na magpasa. Okay lang din, wala. Pwedeng ikaw. Ang advantage lang kung ikaw mismo ang magpapasa ng requirements mo is that pag merong question ng embassy, you can answer directly. Pero if sa iba mo siya iaasa and they will ask something about your papers, so big chances na madi-deny ka sa visa mo. So for first timer, ang advice ko is ikaw, you yourself ang magpasa ng requirements. Wala nga din akong sansalig sa Tagalog. Hindi ako basta-basta natitiwala din sa mga agency. So guys, yun lang ang requirements how to get Korean visa. And if you have any questions about Korean visas, just comment down below. And sa part 2 ng vlog ko is, i-feature ko yung ano nangyari sa akin sa Cebu and sa Korea. Wala akong video nung napunta ako ng Korea kasi hindi pa ako nagba-vlog. Pero marami akong pictures. Part 1 of how to get a Korean visa. And yun lang guys, don't forget to like this video and don't forget to subscribe. Bye!